City, this is the WKN 91.3 One Radio News FM. Sa balita at impormasyon, maaasahan sa tugtugan at kasiyahan, the number one One Radio News FM. Tindogo na! Ang gabos ng mga bagay na dadara sa Urola, tamang desisyon, sa lambang diskusyon, kay Halong Duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotan, kaipuhan ning kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon po mga tugang giraray sa itong pag-iribahan ninyo na hapon. Digdi po sa programang Legal Sana. Ini po si Attorney Randy Blanza. Ini po si Ariel Villarmino. Kami ang mag-partner digdi sa pagtaoki mga bagong maaraman. Para sa mga bagong kaaraman ninyo sa batas. So ninyo na hapon, sana dako naman po kitang maukudan. Dako naman kitang maukodan digdi sa itong mga i-discuss. Exciting ini brother na topic tamo niyan. Evidence, ebidensya, ano? Okay. Okay, so procedural kita mo niyan, covered ini kang remedial law or procedural due process about sa ebidensya. So siyempre po, bago kita magpuon, sa ito yung pinapasalamatan perme ang management kang One Radio, si Sir Monte Alegre. Salamat po. Salamat Sir Jing. Kay Sir Romy Volante. Thank you po. Asin man pa kay Madam Osang Bores, ang sa itong station manager. Siyempre, may cousin si Sir Luz Bornasal. Thank you po. Okay po. So, ngayon brother, ano, dakulog ang listahan na hiling ko. Batian ang tabata. Excited na rin pero may magdamag sa tuya. Happy 48th birthday po kay Ma'am Gladys Monteveros. Shout out kay Gilbert Blanza, taga TV. See you po, mamaya kita-kita po. Kay Tio Tambor Bulanios po, dyan sa Barangay 3, sa happy listening po. Maria Shilo Blanza. Advance happy birthday po kay Maria Shilo Blanza. And kumusta naman po sa batch kang Peña, batch 83-84. Ali po kay Jane Blanza po. Then kay Raquel Bayola po. Hello po kayo mo dyan sa Barangay Santa Cruz. Si Rima sa inyong pamilya. Kay Lorna Bubes, Emerson Bubes, Barangay 3. Si Dito Bilyo. Lori ka po kang Barangay Tagas, Tabaco City. Then ang Basmayor family dyan sa San Isidro Iraya. Biscocho family. Hello po kayo mo dyan. Broncano family sa Jarop Malinaw. Mga taga TV po dyan sa Agro. Chiri Cupioso, Tia Grace, Sir Cuelos and Tia Nads Culiantes. Then si Nanay Magda po dyan sa Santa Cruz, si National, si Joy, din po ang sayang mga friends, si Balen at kaibigan niya si Dave, Lily, Pier, Joe at J at si Tel. So sa gabos pong mga tagapakinig mi sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, dyan po sa Manila, Batangas, sa Laguna, sa inabot po kang samuyang frequency. Oh, so sa tuyo bagang Facebook page brother, dapuro na nagko-comment, may mga taga San Juan, Metro Manila, opo, may taga Laguna, may opo, taga Cavite. Opo. May nag-chat sa kuya, tag-ali pang Singapore. Tapos po, dyan po na araman taman, dyan pala sa Barangay Kumon, sa digdi sa Siyudad Kang Tabaco. Dakulo naman pala nang dadawag diyan sa satong programa. So salamat po sa padagos ninyong pagsubaybay sa satong programa. Bon family po diyan Santa Cruz. Siguro man po sa kuya sa ngunyan po kaya ano, dakulo nang nagbe-birthday sa pamilya mi November. Ano po ay si Simon James, pamangkin ko po ini, nag-birthday kang November 5. Si Farm Maria Adriana Blanza kang November 6, asin ang sa kuya manatugang si Darwin Blanza. Ayan po sa so Chief Nurse Siga, kang November 6 man po.
Tapos sa kuyang sister-in-law, si Gladys, ngunyan, nag-birthday kang November 10. Happy, happy birthday. Ngunyan pong alaw, nag-celebrate kay third birthday. So, pamangkin ko si Maria Faye Blanza. Si Pipay, happy birthday. Kay Ate Shelo, sa November 13. Sa muya man pong pagkaiba sa harong, si Manay Jo, Josie Bermundo. Happy birthday, Tabi Manay Jo, sa November 18. Tapos tipa ano man si sa kong pamangkin si Yeshua Johan si YY Bilarmino nagse-celebrate man kang birthday niya last November 3. Tapos ihabol man da si Andres Bonifacio ma birthday man sa November 13. Pati yung tama. Bilarmino pamin din sa ano si po si Chopail si So sa ngunyan pong mga hapon mga tugang ang i-discuss ta ining rules of evidence, ebidensya. Okay, ano? Na sa gabos na criminal or civil or even administrative prosecution, damong para matauanan ka kitigapod na prayer or kahagadan sa korte or sa inman na opisina, kay po magpresentar ka ki-ebidensya. Okay po. Halimbawa nga ka brother, nagreklamo ka sa barangay, nga kap, huning yung kataning may, may ginibong arog ka ini. Ang inot ka napot kang kapitan, hain ang ebidensya mo. Ano? So halimbawa po, mareklamo ka sa sarong ano, mareklamo ka sa sarong tawo na ika inutangan, da ika binayadan. Ang inot ka napot sa imo sa korte or maski sa inman na ano, ano ang ebidensya mo na may utang sa imo? Ano ang ebidensya mo na da ika binayadan? Kasi po sa gabos na ano, sa gabos na sabi nga ni, pag-exercise kang sa tuyang karapatan, pag-demand ki compliance sa satong mga karapatan, ang inot ka na tigahagad, ebidensya. Ebidensya. Sabi nga ni, daing ebidensya, daing asunto, daing kaso. Ano? So, sa ngunyan pong hapon, pagdidiskusyonan ta, ano-ano ining mga ebidensya na pwede mong iluwas or ikatao sa korte man or sa mga opisina nganing tubudan ang sa imong sabi nga, so, tubudan ang sa imong cause or sa imong reklamo. Testimony niya. So mga testimony, ano, ang testimonial evidence, saro lang yan sa klasikang ebidensya. Dakul pa kitang mga klasikang ebidensya na pwedeng ano, na makatabang man sa tuya sa satong mga paradangog. Halimbawa po ngaya, may saro kamong reklamo. Ano ining mga ebidensya na dapat ang ipahiling nganing mas katubod-tubod? Bako lang puros brother testimonial evidence. Bako lang purong sabi ni Arog ka ini, sabi ko, kasi ngunyan brother, dipisil na pagtubudan ng taramon. Ang ano po, ang saro sa mga sa forensic evidence. Iyo po, pwede po yan. O, pwedeng-pwede yan. Ano? So, tagtaod pag pagdidiskutiran ta. Pero bago ang ano, i-define tang una, ano ang ebidensya? Okay po. Sabi din di sa section 1, data ka natawanan kikopya mo. Anyway, evidence, it is a means sanctioned by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Ini po dang ebidensya, ini ang means or paagi, ini ang paagi nganing maaraman ta kung ano ang katotohanan. Ano? Ini ang mga bagay, paagi, tataramon, testimonya na hahagadon sa imo, hahagadon sa nagrereklamo, hahagadon sa mga party, sa mga partido nganing maaraman ta ano ba talaga ang katotohanan? Ano po? So, arog po kayo ng ano, dakulo na klasikang katotohanan or tinatigapod ang truth. May tigapod kita po mga tugang na the naked truth. The naked truth or si tigapod tapos sa English na the gospel truth. Iyo talaga ng totoo. Ano? Sabi nga ni, maski anong balinto, pagburbalintukon mo pang brother ang ano, ang kung ano man ang gusto mo, maluwas at maluwas ang tunay na katotohanan. Iyan po ang tigapod na gospel truth. Gospel truth. Oo. So, pero, sa judicial proceedings, imposibilita yan maano. Kaya nga, ang apod misa naked truth or gospel truth, it is impossible to attain. Difficult tang maraman kung sisay talagang nagtataram kay katotohanan, sisay ang dae. Sisay ang tama kasi may chances iyan na ano brother na halimbawa ngaya kung ako ngaya ako nagrereklamo may mga instances kaan na ako man pala may pagkukulang man. Syempre pag hinapot ako dahil kung itisisigo
ang tigapod mikan mga tugam withholding the truth. Kasi dai ako pwedeng magtaram ki kontra sako. Narumduman mo kang narumdum po ni mga tugang kang last week tigapod tang right against self incrimination. Dai mo ako pwedeng pagpirito na magtaram ng kontra sako. Kaya ang itataram ko syempre so bagay na mapabor sako. I invoke my rights against self-incrimination. Yan, iyan na right against self-incrimination. Kaya, dahi difficile man talaga sa legal proceedings po mga tugang, difficile makuha kung ano talaga ang totoo. May tigapod pa kitang katotohanan tigapod. So, tigapod ang legal truth. Ini ang katotohanan base sa mga presentation of evidence, base sa mga testimonya kang mga nagtistigo. Halimbawa, araw po kayo para mas madali itang maaraman, natangaya si Mr. X, bangan nga dakulo na nakahiling, dakulo nga yung testigo, nabidyuhan pa, kang pag-abot sa korte, na-acquit. Ano man nga na hustisya kang Pilipinas, aram na nga may sala, aram na siguro nga binayadan su judge, siguro nga binayadan su piskal, or siguro nga su abogado, kinamang su kaso. Eh, ang problema pa lang kay ito, kang sinuisuiso ano, nata na-acquit si Mr. X, maski dakulo na nakahiling, dakulo testigo. So, mga testigo pa lang, so mga nakahiling, so mga testigo, dahil man prinisintar sa korte, nagkatarakot, siguro natakot, habo maimbuelto, habo makiaram sa kaso, dahil nag-testify. So, ang korte, i-appreciate lang kaan kung ano mga ebidensya, mga testimonya na presentar sa korte. Kaya dahil ka magpararibok dyan sa ano, kaliba, may aram ka, gusto mo kikatarungan, gusto mo kihustisya, dahil ka magpara dyan sa social media, dahil ka magpara rant dyan, dumuman ka sa korte, ipresentar mo ang sa imong ebidensya, ipresentar mo ang sa imong testimonya, ta itong madangog sa imo, itong ma-decide based on your testimony, so proper, based on your evidence. Sa proper agency po. Sa proper agency. Diba, DILJ, PNP. Depende yan. Depende sa ano. So, kaya araw po kayo, kaya minsan, nahiling ta sa TV, at ang ito, bangan nga naging sensational subalita, di ba? Dakulo na nakahiling, dakulo na nagpa-interview. Eh, nagpa-interview man sana sa media, dahil man nagpa-interview, dahil man nag-testify, duman sa korte. Ang korte, mabasis sana yan kung sisay ang presenter. Dakulon nga ni, bainting ang nakatestigo, nisaro, dahil yung presenter sa korte, nisaro, dahil yung nagtestigo. Diba? So, mga previous na bagang topic, ito na, ang matibay na evidence. So, yaw ng abogado, ano ba, nagtitestify ako? Oo, ang abogado, mga tugang, nagtatabangan, nganing makasiguro na ang testigo na ayon sa proseso. Ang pagkuha kang ebidensya, ang pagpresentar kang ebidensya, na ayon sa proseso. Dahil po kami mga tugang, kaming mga abogado, dahil kami nagtataram na tama ang kliyente me. Dahil kami nagtataram sa laang kalaban me. Ang purpose lang kung nata may abogado sa mga kaso, mas natangyan si attorney ngayon, aram na ngayon ma-guiltyan, tigtindugan pa ang kaso. Dahil po, kasi bako man kami judge? Ang judge ang ma-decide kung guiltyan or inosente. Based on evidence. Based on the evidence presented. In facts. Oo. Ang role mi po ang mga abogado sa pagtindog sa kaso, matauanan kitsansa ining kliyente mi. Halimbawa ako, kinapotan ko akusado, matauanan ining kliyente mi ki opportunity na madawag man suicide niya, na makapresentar man kang sa iyang counter evidence, as in, makross-examine sa mga testigo, as in, sa mga nag-akusa sa iya, na nganing, dahil kitang miscarriage of justice. Kaya baga, kung mahiling mo, fair ang justice. Oo, kaya, dahil big sabihin kaan. But side, tigdadangog niya sa panig kang balyo, sa panig man kang sa kabila. Oo, araw ka ng due process. Then, yung judge. Yung, based sa, ano bang pa sa, proceedings. Kang hearing. Di ba may nagsurat po dyan? Tigre record, stenographer. So, judge, duman mabase sa mga nadadangog niya, sa ebidensya. Maski nga ni po mga tuga, ang mga judge, nagbabase yan, so demeanor. Demeanor. So, mga hiru-hiruon kang testigo. Kasi ang testigo, pag habang tigsisimbag, siging tangad-tangad, siging doko, siging kung ano-ano tigtataram. Mannerism. Mga mannerism, posibleng nag-utikan. Ano?
Kaya trained dyan ang mga judge. Maski kaming mga abogado, trained man kami dyan, ang mga dyan sa korte. Arami, may mga sabi nga, may mga instinct kami kung noo rin ang sarong testigo nag-uutik o dae o nagtatarong kay katotohanan. Yes. May mga ibang tao, brother, na may mga mannerism na halimbawa, pag nag-uutik, haluyin makasimbag, may mga instances na haluyin makasimbag, garubaga o nabablangko ang isip. Eh, nangyari pa sa nasuak aligasyon kang sarong simana, lingaw na ngunyan. O kaya may mga testigo man po na rumdumon pati detalye nangyari so krimen tulong taon ng nakakaraan. Kang pinatestify, rumdumon pati so imprinta sa bado, pati nga so may ati ngayon sa kilikili. Very specific siya. Very specific. Mm. Makaduda yan. Makaduda ang mga araw ka ng mga testigo na nata araw ka ini garo ano, siguro nag-memorize ini. Siguro pinasunod ano, so iyon po ang ano, iyon ang ano tadigde na ang tigahagad lang digdi sa mga korte, sa mga legal proceeding, only the legal truth, and that legal truth can only be attained, makukuha lang ang legal truth base sa mga ebidensyang prinisentar. Kaya kung dae kang ebidensya, acquitted yan. Kung dae kang ebidensya, daog ka, dae ka mag-asa na dae kang prinisentang ebidensya, magana ka. Bako yan magic ang sa korte. Kaya nga, igwapo kitang tigaapod na proof na requirement at may tigaapod kitang burden of proof. Ang burden of proof, sa Bicol kan, kagabatan sa pagpapatunay. Ika ang nag-akusa, kung sisang nag-akusa, ika ang may kagabatan, ika ang may obligasyon na patunayan ang akusasyon mo. Bako ngayang araw kayo ni, ika ngayon nag-abas ka kang manok me, patunayan mong bako ika. At ako inakusan mong nag-abas kang manok nindo. At ako mapatunay, ikang nag-akusar, ikang magpatunay. Anong pruweba mo, anong ebidensya mo na akong nagkuha? Diba? Okay. So, iyan ang evidence. It is a means sanctioned by the rules of court, not a sanction. May mga ebidensya na di titutugutan kang korte. Maski nakuha mo ang ebidensya, then tutugutan kang korte, tig-apod mo yun na inadmissible evidence. Inadmissible evidence. Kasi brother, sala sa pagkuha mo. Alimbawa, wiretapping, nag-record ka, ki audio, dahil ka lamang nagpaaram, violation yan kang anti-wiretapping, dahil yan pwedeng ano, o kaya illegal search. Dahil search warrant, naglaog sa harom, o may nako ang paraphernalia duman, kinasuhan base duman. Sala sa search nindo, diyan tatanggapon kang korte. Okay. So iyan po ang ano, iyan ang ebidensya. May Paul, ano lapses ano? Oo. So ano daw ang tigahagad na burden of proof? Gurano kagabat ang ebidensya nganing gumana ka sa kaso. Iguan kita brother na general three general classification of cases sa Pilipinas. Ang pinakainot, administrative case. Iyan ang pinakamagian. Ang purpose po mga tugang kang administrative case, pag kinasuhan, usually ang administrative case sa mga government officials ini. Mayor, congressman. Pwedeng elective, pwedeng elective. Appointed. Ano, maski ba kung sinang elective, halimbawa ngaya, city treasurer, municipal accountant, basta nasa gobyerno ang tatrabaho. Pag kinasuhan sinda ki administrative complaint, may mga grounds man yan, diit man sa nakaan ang ebidensyang tigahagad. Kasi, pag napatunayan na nag-violate ini si government official, ang pwede niya lang kahangkanan, mawaran ki trabaho. So, haliun lang siya sa trabaho, na masyadong gabat. Ano? Pero, pag civil case na ano? So, pag civil case, medyo magabat-gabat na dyan na ebidensya ang kaipuan kasi, pag nanggana ka, you are entitled to damages. Pag nadaugso kalaban, you are liable siya magbayad sa imo. Mabayad kang danyo. Kang danyos. Mm. Ang pinakamagabat na burden or kaipuan na ebidensya, so tig-apod tang proof beyond reasonable doubt. Ini po sa criminal case. Mm. Kaipuan, kumbinsihon mo nang gad ang judge na dahil siya magduwa-duwa na ang akusado, iyo talagang kagibo. Nata, kasi pag na-acquit, na-convict yan, tatanggalan mo baga kikalayaan. Mm. Mapipriso. So, tiga po na, deprived of liberty. Deprivation of liberty. Maringa, taday nakitang death penalty. Mm. Ta, paano kung halimbawa ngayon, nahatulan ki kamatayan, in-execute,
ito pala, nagtuga, bako man pala may kasalan, ano, mabuhay mo pa ito? Kaya sabi mo, bakit mas maray pala yaon sa 100 oo. Kaysa i-convict mo sa rong deng sala? Oo, yan sa general, sa principle po kang criminal law, di bali na daa, sanggatos na may sala, palayaon mo, okay yan. Kesa, inusinting saro, ikulong mo. Yes. Hindi, pwede yan. Kumbaga, yan ang principle na di baling masala kang, mapalaya mo sa may sala, dai mo lang ipag-convict ang inusente. Violation of human rights. Oo. That is, mas ngana kaya ng ano, mas ngana kaya ang epekto kasi inusente, ikulong mo. Okay. Ano? Kaya po, tighahagad sa criminal cases, proof beyond reasonable doubt. Kaipuan, makusog ang ebidensya mo, kaipuan, daing duwa-duwa sa paghiling kang judge na talagang ang akusado na tig-akusan mo kay krimen iyong may sala. Kasi kung nagduduwa-duwa ang judge, baka ngayon iyo, baka dae, ang apod kan, reasonable doubt, maakwit yan. Maakwit yan na ano. Kaya baga, dipisil ang, sa mga gabos na kaso, ang pinaka-dipisil, criminal case. Kasi dipisil, mag-convict. No? So, okay po. Ini po ang ano, classification of evidence. Mga klasikang ebidensya. May tigapod kita po mga tugang na direct evidence. Direct. May tigapod kitang circumstantial evidence. Circumstantial. Pag sinabing direct evidence, ang ebidensya mismo nagtuturo kung sisi ang may sala. Halimbawa ngayon, halimbawa, ang direct evidence. Si Ricardo Dalisay. Si Ricardo Dalisay, balikunta si Provinciada. Halimbawa ngayon, may nabadil. May nabadil. Ang direct evidence dyan, subala. Bala. So, itong bala ngayon ito, sunako ang bala sa lawas kang biktima, na trace, halinga ya ki SPO10 Dalisay. Ragan, SPO10 na brother. Halinga ki SPO10 Dalisay, su service firearm. Itong bala na ito, magpapatunay direkta sa involvement ni SPO10 Dalisay sa krimen. Sabi ni SPO10 Dalisay, Diamond nga, ano na nga ako, kang Aldo ngayon ito, Diamond nga ako nasa duty, niya si, napa-nota, subadil mo, yung ginamit. So, ikaw mo niyan, you have now the burden of evidence to dispute na ikaw may sala. Kasi subala mismo na yun, ito ang subala, itong nakakos kang mortal wound, na nakakos kang death kang victim, kang biktima, ito ang direct evidence sa commission of the offense. Okay? Okay po. Iyan ang direct evidence. Kumbaga, yun ang reason na nagpagturo doon sa sa krimen. Yan. Ang direct evidence mo, initigapod na, evidence which proves the fact without any inference or presumption. Iyon na nang gadaan. Kaya ang tigapod tang best evidence, direct evidence. Kumbaga iyo mismo ang nakapag ano. So halimbawa crime of ano nga, halimbawa ang krimen is robbery. Linaog suwarong, nangabas. Nalaog. Dumasa na abasan, so, mga kurtina may mga fingerprints. May mga fingerprints sa kurtina, so hagyan, so kaputan bagasagyan. Iyan ang mga fingerprints na yan, tingkok abaga yan kang mga forensic expert. Ano nga po kayan? So, possible entry? Possible entry? Oo, nag-forcible entry. Ta, naglaog nga ning ding paano. Sa bintana, sa pintuan. O kaya rin out sa pintuan. Kung ano. Sa mga ebidensya. Oo, tapos, may mga fingerprints na nagkawaralat. Okay po. So, nakuas mga fingerprints, natukoy ang kagsadiri kang fingerprint si Pedro de la Cruz. O, paano ka pa man makarigar Pedro? Nag-ano ka digde? Nata may mga fingerprints ka digde. Ining mga fingerprints mo would directly show, prove, na nyaong nagdigdi ka. Okay. Na nag-agi ka digde, nagkapot ka digde. Very so, clear po. Malamang, ikaw Pedro de la Cruz, ikang nag-abas, ikang naglaog. Direct evidence yan, brother. Ano? Okay. Iguaman po kitang tigapod na direct evidence na eyewitnesses. Ano? Ang eyewitnesses, sinda po mismo, so nakasaksi kang pangyayari. Witnesses to the crime. Halimbawa, sabi ni ano, sabi ni Mr. X, iyo ngaya, ang nahiling ko ngayang nagbadil, si Pedro niya, unang gada ako duman, binadil niya ngaya o si Juan de la Cruz. Uto ngaya din, kalaban-laban, karo ngaya manok na buminulagta. O paano mo na madidispute, nahiling mismo niya o nahiling ka na, dangog sa pagputok, nahiling sa pag ano, dipisilo niyan i-ano,
Dipisilo niyan i... Mahirap, kumbaga, mahirap siyang pabulaanan. Pabulaanan, o. Oh, mahirap pabulaanan ang kanyang testimonya. Ano? Yes. Kasi, eyewitness. Kaya nga, eh, ang mga eyewitness sa mga, dara, mga, ano, mga heinous crime, tigtatawanan niyan po mga tugang ti protection. Tig, ano yan, under witness protection program. Kasi, sinda ang tatargeton kang akusado. Pwede yan gadanon, pwede yan anuhan kung anong gibuan kimaraot, nganing dahil na makatistigo. Tatakuton. Tatakuton, anuhan, babayadan, kung ano. Kasi, nakabase sa sindang testimonya ang conviction ka ining akusado. Iyan ang mga ano, ang mga ini po ang mga makatakot na sitwasyon pag lagi kang eyewitness sa sarong krimen. Sa complainant, dahil pwede magkipag-ariglo. Dahil man pwedeng i-ariglo, brother, ang ano. Kasi, iyan, kasi kung balikan siya, mas malala ang sitwasyon. Iyan po ang ano, iyan po ang misconception kang ano na ang kaso da pwedeng maghururo na sana tapos magbarayadan nganing dahil na iurong iurong na sana ang kaso nganing tapos na sala po yan sabihin ko po sa indo dai pwedeng i-compromise settlement ang criminal case dai pwede kang magbarayadan ano kasi may mga instances maski dai na interesado ang biktima pwede pang ipadagos ang kaso kung igwapa ang piskal na sufficient evidence para i-convict ang sarong akusado maski dahil na makilabot ang biktima ma-proceed pa ito ma-proceed yan okay. Halimbawa for example ngayon mga tugang rape case okay rape case okay so dinag-file ki kaso tapos nagkabayadan na ngayon kunyari so nag-urong na so ano nag-urong na so biktima so pamilya kang biktima dahil na mapadagos kaya lang so piskal may iba pa siyang mga testigo, igwabaga siyang nakailing na pulis, sabihin ta may pulis na nag-assister duman, igwa siyang medico-legal, medico-legal na matestimonya, na suaki, talagang na-rape, as in sunako ang semen, nagmamatch sa akusado, ito pa sana, maski dahil na magtestimonya ang biktima, pwede yun makakonvict. Ito na so throat, so... Ito na so direct evidence. Ano? Na nag-ano ang semen kaining akusado digi sa biktima kung dai niya gihiniro. So iyan ang direct evidence to prove the allegation of the rape. Yes. Ano po? Very clear tabi. So ang usual kan kay dai na nagkakaral nagkakadismiss, sabi nga ni diyan sa mo sa kay to kang sa law school kami, the reason why criminal cases the accused was acquitted, na-acquit bako dahil nagkabayadan kundi dahil dainang ebidensyang maipresentar sa piskal okay. Because of lack of evidence otherwise that is the reason behind in order na mag-proceed po ang alam ba nga ya kung ang witness man sana ngayon ni piskal so rape victim so na biktima eh habo na mag-appear habo na mag-attender o ano man ang maginibok ang piskal. Okay. Anong ipipresent niyang ebidensya? Kaya madidismiss ka ng kaso. Okay. Pero bako dahil sa barayadan. Okay. Kasi, bawal nga na yan. It cannot, criminal cases cannot be the subject of compromise agreement. Ang pwede lang i-compromise dyan sa so civil liability, sa so civil aspect. Ano? So, danyos. Yan ang pwedeng i-compromise. Kaya baga ang ano kang anon, people of the Philippines versus Juan de la Cruz. Diba? Yan. Pag criminal case, baga mga katugang, ang nahiling nito, yeah. Ang title, People of the Philippines versus so akusado. Yes. Mala, ang kalaban kang akusado, bako lang so biktima. So bilog na Pilipinas. Entire Philippines. So entire Philippines. Kasi, inano mo so batas na nagugubil. So katuninungan kang community, binalgar mo. Diba? Okay. Siyempre, ikaman daw brother nga ya, may paragadan sa lugar nito. Dahil ka kan matakot. May napabalita ngaya sa lugar nindo, may arog ka ining na biktima ngaya kay arog ka ini. May na-rape ngaya, may naano. Natural ikaw matatakot ka para sa pamilya mo, yes. Para sa ano, sa so, seguridad. So seguridad nindo sa community. Kaya nga niyan ang title po kan People of the Philippines. Okay. Ano? Okay po. Okay, so ini po ang direct evidence. Ano? Ini ang pinaka-difficil tibagod na ebidensya. Eyewitnesses. Pero ngayon, kung ang witness, sabi ngayon ni Arog Kaine, si Pedro ngayon kagibo, alintikan, ang apod mikan mga tugang hearsay.
sabi ni Arog ka ini. Mm. Nata, bako na sa apo na nalugod sa nagsabi sa imo, iyo tang patistiguhon. Ano, kasi ito pala nang nakahiling, dapat siyang magtistigo. Bako ika, nasabihan ka man sana. Ano, usun bagan sa tuya, sabi ni Arog ka ini. Kaya nga gayon na uso, na suminikat su term na marites. Ano nga nan, brother, Aramuan? So, mga Marisol. Mga Marisol. May mga toilets. Mga toilets. Anong toilets? Tol, ano ang latest na dyan? Ah, yun. Anong toilets? Yusuf Takaki toilets. So, yan pong direct evidence. May tigapod naman kitang circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence, iniso tigapod na indirect evidence. Hmm. Dahil nakahiling. Dahil eyewitness. Kaya lang, may mga nakahiling, may mga testigo so bago nangyari, pakatapos mangyari, pero so actual na pangyayari, daing nakahiling. Daing nakahiling. Ano? So, ang gigibuon kay ni kang ano, kang sa prosecution, mahanap kay mga ebidensya na papagtugma-tugmaon hanggang makabilog kisarong istorya, hanggang makabilog pagtagpi-tagpiin sa mga ebidensya. Nganing makabilog kisarong istorya o sarong tsorya na maturo duman sa akusado na iyong kagibo. Kasi, dahil nakahiling, ano, ining circumstantial evidence na ini, iyo po yun ang ano, kung sa kaso, delikado digde ang prosecution. Kasi, ang circumstantial, dapat, garini puzzle, jigsaw puzzle, pagbubuhon mo ang istorya, pag may missing link dyan, dismiss ang kaso. Dahil mo nabilog sa istorya, alimbawa ngayon na madoon nga kay Juan de la Cruz na siya ang akusad, ang kagibo, may missing link, tapos ang kaso. May reasonable doubt, baka bako man okay. Si Juan de la Cruz. Baka si Pedro ang kagibo. Ini ang usual na ano, sa mga drugs cases man po, mga tugang, may tigapod kitang chain of custody. So, pagpuon kang naaresto sa akusado, napasain sa mga drugs and paraphernalia, dapat masuisuy mo yan hanggang makaabutan sa korte. Hmm. Kasi kung ang link na yan, naputol, may missing link, diniliber ko ngayon duman sa Camp Ola. Sabi kang Camp Ola, dahil nga kaming nareceive. Paano nakaabot sa korte? Paano nakaabot sa piskal? Nagkaigwan na ngayon ng missing link kung napasain acquitted so difficult na yan so chain kang ano kang possession kang so paghandle kang drugs sa isip kang judge baka ngayon sinalida pwedeng sabihin baka ngayon pinalitan na baka sala man so tig-akusahan ano so kaya usually yan ang ano kasi mga circumstantial evidence ano pag mga circumstantial evidence po mga tugang kaipuan digi pagtagpi-tagpion sa mga ebidensya, nganing mabilog ang istorya, nganing mabilog ang ebidensya, yung kwento mabuo. So kwento mabuo na magtuturo sa akusado na ito talaga ang kagibo para makakuha kay conviction. Okay. Para ma-convict. Okay? Circumstantial evidence is evidence of relevant facts. May tigapod man kita, brother, na prima facie evidence. Prima facie evidence. Ang tigsasabi po kayo ni, ini ang ebidensya na pagdae mo pinabulaanan, pagdae mo inano, sinupla, yun ang tutubudan. Mm. So, garo ang apod mi kayo ng mga tugang sa ano, estopel. Kaya pala sa mga anayaling ko, objection your honor. Oh. The question is irrelevant to my client. Yan, objection your honor. Ang prima facie evidence po mga tugang na kumbaga, kung dahil ng ibang ebidensya, tutubudanaan. Ano yun po yung mga prima facie evidence? Ang irot ka ini. Pag may nawara na sarong bagay, halimbawa nga brother, may nawara na cellphone sa eskwelahan. Nakuha sa bag mo, may prima facie evidence na ika ang nagabas, ika ang nag-snatch. Ikaw ang nakuha ng... Kasi, ang sabi po digdi sa principle, whoever has the possession of the stolen item is the thief. Opa. Kung sisay ang nakuhan kang hinabasan na bagay, siyang maabas. Iyan ang prima facie evidence. Dahil ng ano po dyan, dahil ng question. Kaya yan tiga po na prima facie kasi pwede mo yan pabulaanan. Sabihin mo,
Dahil ko aram, may nakilaag man sana sa kuya, may nagsubli niya sa kuya dyan na arog ka ini. Dahil ko nga aram, na may linaog palan. Kung mapatunayan mo ito, di na-justify mo na bako ikang maabas. Na, nakabakal kang bako man inaabasan mo. Alam ba nga yan, cellphone. Tayo man aram na hinaabasan palan, pinabakal sa imo. Yeah. O, ngunyan, may mga pulis na nag-arabo, tighanap ka, huyan nga sunawara. Ang presumption, ang akusan kang pulis, ika na ikang maabas. Mm. Kasi niya, nakuha sa imo, sa posesyon. Okay. Ngayon, kung gusto mong mahali ang iyan na, na prima facie evidence na yan, sugar presumption na an, ituro mo kung sisang nagbenta sa imo. Ini nga, bako mag-demon nga ako nagabas, binakalan ko man sa nangikiarog ka ini. Nang tigapot ka, kisa mo nga sisang nagpabakal sa imo, dahil kung nga pwedeng itaram, oh, siguro kasabwat ka. Iyan ang prima facie na tating didipensan mo, siguro kasabwat ka. So kaya kung gusto po mga tugang nindong mahali ang ining burden of presumption na ini, sabi nindo, pinabakal ko nga si Ki Arog kay dahil ko man nga aram na hinaabasan ini, pinabakal nga sa ko ni Arog kay ini, huning ang harong, huning ano, what is ito nang imbestigaran, bako ka na. Ano? So pag napatunayan talaga na totoong tigtatara mo, then you will be acquitted to the crime of theft or robbery. Iyan ang prima facie presumption. May tigapon man kitang ano sa civil code sa estoppel. Estoppel. So kumbaga, tinawanan ka kitsansa na i-deny. Dahil man dininay, kumbaga nagsilensyo ka, ang sabi kang batas, sala mo. Kasi po, sabi tabaga, ang batas ta, nagpo-protektar lang yan mga tugang sa mga nagre-reklamo. Kung dahil ka magreklamo, magsilensyo ka sana, maski naratakan ang sa imong karapatan, maski tigigibuan ko na kimalain, nyaw ka sana sa gilid, sige mo sana ngurob-ngurob, dahil mangyari sa imo. Dahil ka po proteksyonan kang batas. May problema ka sa sarong tao, may problema ka sa sarong institusyon o sa sarong opisyal, maduman ka sa Facebook, magpararant, anong maginibok ang Facebook na, hindi ka man kang tabangan, ano, may tamang proseso ka yan. So, ang tiksabi kayo ning estoppel, halimbawa, araw kayo ni, may manok ngayon ako, brother. May ataman akong manok. Nawara. Ito palan, kino akong kataning may. Tapos, tigpabakal sa padihon ko pa. Sabi kang padihon ko, didaradara sumanok ang padihon ko. Ngayon, paday, bago nga manok mo ini, ako iyo. Tigpabakal nga baga sa kuya nga kang ano nindo. Ano nga ya? Okay nga sa imong ano kay ni 5 mil. Di ako nag-revoke. Nagbarakalan lugod sinda dahil di ako nag-revoke, di ako nag-demand ki ano na ano, nagbarayada na sinda. So kinuha na sa kwarta. Munya na kang so nagbarayada na saka ako nagduman sa padiyon ko. Padi, natay ito binakal hinabasan ito sa ko. Sabi kang padiyon ko, tiga puta ka baga. Kung nagtarap ka nga tulos sa hinabasan, dahil ko na ito binakal. So, when you are giving the opportunity to dispute it. Okay. Kapag tinawanan ka ki-opportunidad na magreklamo ka. Diba? Maski baga, brother, sa kinasan, sino ang tumututol dito? Okay. Yeah. Mangyari ay magsalita na or habang buhay na lang manahimik. Okay? Natapos na sa seremonya, din nag-revoke, kang sumakarakana na, nagbanga na kang gay cake, sabi niya, itigil ang kasal. Natangaya, badus nga ako, iyan ang groom ang ama. Kaso ba aguti pataram ka? Ano pang maginibo mo? Kasal na napirma na sa marriage certificate. Ano? Kaya, there is a proper time. There is a proper timing para mag-deny. Ano? There is a proper timing para magreklamo. Okay. Iyan po ang malatugang ang ano, digdi sa tig-apod ng evidence, sa prima facie evidence. Maliwanag po kita sa opuli na nasabutan tayo ng prima facie. Maliwanag po. Iyo, maliwanagon brother. Maliwanag po. Pag inapod ka brother na gwapo, pag dahil kang ribok-ribok, ang hilig talaga sa'yo mukhaan kang tao, gwapo. Pero pag nagtarap ka, bako man nga. Konti lang. Konti lang. Hindi dahil mo inaccept na gwapo ka. Ano? So, iyan po ang prima facie evidence. Okay, po. Prima facie. Okay. Dakulo niyan na klase. Alimbawa, adigis na nagbabarayad kay motor, so mga naghulog baga sa motor, ano? Naghulog na installment. Nakabayad ka ng third installment. Ang presumption ka, bayad mo na so first and second, di ba? Kaya ka nga, kinuaso bayad mong third installment. Ang prima facie is evidence ka, bayad na so first and second installment mo. Dahil ka na pagsingilon. Okay. Ano?
So, alam ba, siningil ka, patunayan mo niyan kang kolektor na dahil ka pa nagbayad, kasalan ninda, natinang tinanggap ninda, so third installment, dahil ka pa pala bayad sa first and second. Dapat, first muna. Okay. Okay, so that's prima facie. May tigapod man po kita digding, conclusive evidence. Ang conclusive evidence po mga tugang, ining tigapod na evidence which is incontrovertible or one which the law does not allow to be contradicted. It is insurmountable evidence. Pag conclusive evidence, tayo na, sabi kayo ni, tapos ng boxing. Ano? Pag conclusive evidence, dai na nag-allow ang korte, kimaski anong objection, tatanggapon yan kang korte as is. Ano? So, bihira man po ini na conclusive evidence, bihira ini sa korte, na pag linuwas na ning ebidensya, gana na. Alam ba ngayon, sa kliyente ko, ang linuwas ming ebidensya, conclusive evidence, gana na yan. So, kaya lang, bihira man ini, bihira ini. Ang nahiling tangon yan, ngunyan po na ano, parang practical application kaning conclusive evidence, ining tigapon na DNA test. Kasi, science has proven, na-prove na kang science, na ang reliability kang DNA test, at least 97% accurate. 3% lang na masasala ang DNA test. Ano bang DNA? Saan bahala ang DNA ta? Sa liwoy, sa dugo, sa buhok. Sa mga fluid sa lawas ta, sa hinang, may DNA yan. Ang DNA po mga tugang kang sarong tao, sa saliva, deoxyribonucleic acid, iyan ang ano, sabi nga ni, garuman sa non-fingerprint, dahil yan ang magkapareho. Kung igwaman niya na magkapareho, sigurado kadugo mo. Ano? So, may ang DNA ta, iyan ang tigapuntang footprints of life. Napatunayan na lang sa science na kada sarong tao, iba-iba ang satuyang DNA. Okay. Halimbawa, ako, ang DNA ko, kabanga kang DNA kang ama sa kaina ako. Iyan ang DNA ko. So, tapos, may mga ano yan, kaya halimbawa ngaya, gusto kong patunayan na ini ngayong aking ini, aki ni Pedro de la Cruz. So, mako akong DNA sample ni Pedro, mako akong sample kang aki, imamatch yan. As in, kung ang findings dyan, mag-ama yan, usually, tigtatanggap yan kang korte. Although, they bako siya talaga pinaka-conclusive kasi may margin of error man girara yan. Pero, in practice, yun na yan. Day nag-dispute sa result kang DNA exam for as long as the DNA was conducted by a reputable institution. So may reputation man na okay. Talagang tama ang sa indang pag-ano din eh. Bako susong sa gilid-gilid sana. Diba? Minsan kaya mga tugang, minsan ang ano, huyan ngayong ama, ta magkapandok, man, may mga tao na magkapandok na bako man kaano-ano. Diba? Yes. Huwag po si brother, kung mahiling din sa personal, kapandukon kayo si Brad Pitt. Tapos, pag naka side view, garo si ano, John Lloyd. So, iyan po ang ano, iyan ang tigapod na conclusive evidence. Yes. Ini ang magayunon na ebidensya. Kung ako may kaso, igwa akong conclusive evidence, magayunon ini. Madaliyon kayo ng pag-prove. Tapos ng boxing. Ano, tapos na kayo ng boxing. May tigapod man kitang corroborative evidence. Corroborative evidence, which is a different kind and character as already given and tends to prove the same proposition. Ang corroborative, from the word corroborative, pandagdag sa ebidensya. Halimbawa, so sarong tao nagtistigo na nahiling niya si Pedro na yung kagibo. Kaya lang, dahil niya manahiling gabos na aksyon. Nganing mas mapakusugang sa iyang testimonya, makuapak ibang testigo na makorroborate or masuporta sa iyang testimonya. Ano? So, kaya alimbawa, mga duwa, tulusin ng tao na pareho nindang nahiling si Pedro na araw kay itong ginibo, pakatapos kang krimen, then, makusog ang sa iyang testimonya. Kasi, kung sarusan ang nagtestimonya na daing suporta sa iba, lalo na po mga tugang kung ang testimonya hali sa manungod, na yan, masyadong tigtutubudan kang korte, for the reason na, syempre, manungod mo ngaya, matestimonya ka, pabor sa kaanak mo. Pero kung gusto mong kumusog ang testimonya mo, maghanap ka ibang tao na masuporta kang testimonya mo. Ini po mga tugang nga rason kung nata pag mga affidavit, ang tigagad, affidavit of two disinterested person.
bako mong manungod, bako mong kaano-ano, iyong ma-execute ki affidavit para sa imo. Nata, mas tigtutubudan ang taramon kang ibang tao kesa sa imo. Kasi kung ikaman sa nang ma-affidavit para sa sadiri mo, natural, ang ilalag mo dyan sa pabor sa imo. Kung ang manungod mo man sa nang ma-affidavit para sa imo, natural, paborable yan sa imo. Pero kung third person, joint affidavit of disinterested person, ang tataramon indakaan kung arin sa totoo. Iyan ang presumption. Ano? So, kaya po yan tig-apod na corroborative evidence. Okay. Cumulative evidence, cumulative man, so paalis pare man sa nikang corroborative, kumbaga additional evidence para mas mapakusog so testimonya or so ano mo. So depending on weight and acceptability of evidence, so weight, so gabat da kang ebidensya. Ang ebidensya po mga tugang na tigpipresent sa korte, pagarabatan. Kaya nga na iyan, ang ano baga kang justice timbangan naramdaman mo brothers may ano may piring siya subabayeng may piring nata pala nan baba trivia mo nakita mga tugang nata pala nan babae nata dan may piring sa mata nata may kapot-kapot na timbangan yun ito so discuss tayo ni so ding pinapanigan siya oo ang timbangan kaya mga tugang so, ang rason kang timbangan diyan pagabatan ki ebidensya oo kasi dapat titimbangon kung arin ang magabat na side. Kung arin magabat naman, ito so makakonvict. Itong matatawan ng kipaburkang sa tuyang justisya. Matatawan kay Sangsyaw. Niya natawang pala na nakapiring. Dahil siyang tigkikilingan. Tigkikilingan. Kibabayi, lalaki, mayaman, mahirap. Halang ko man ang posisyon kang kung ano man ang si pulano kung ano man. O, maski sabi nga. Pag may ano dyan, makakonvict siya. Maski nga sisay na Herodes paan, maski sisay na Hadi paan, basta nagkasala sa batas, no one is above the law. Nyan. We are rule of law and not of men. Yes. So maski gura, no kakalang ko ang pwesto mo, pag nagkasala sa batas, ding pinapanigan ang batas. Iyan ang rason kung nata may piring. Okay. Nata da babaye, Lady Justice bagaan. Ang sabi sa mga kayo sa law school mga tugang, kaya dayan babaye, tang babaye, compassionate, may puso. May mga instances sa pagdidesisyon kang korte or sa pag-interpreta kang batas, tigsasabayan tayang ki compassion. Kaya ang apod po sa batas ta, compassionate justice. Halimbawa, araw ka ito, sunangabas. Sunangabas ngaya, kaya palito nangabas kasi, nangabas kigatas kasi suaki ka ito, tulong allow na din nakakain ng gigatas, tigtatarakigan na baka magadan, so garo na piritan, nangabas ki gatas kang sa akin niya. Nganing san ano, kumbaga, habu nyaman ko ta, kaya lang, napiritan dara ng pagkakataon, itong ginibo. Dahil mo siya pag-consider na kapareho kang ibang maabas, na ang gibo talaga, o mga abas sa ano. Kasi iba-iba ang sitwasyon. Iba-ibang circumstances. Iba-iba ang mga circumstances. Okay. So kung narunduman mo baga sa mga mitigating ta, justifying. Yes, justifying. Na bako gabos na krimen, pare-pareho. Okay. Ano? So magkakaiba-ibang circumstansya. Kaya diyan ang minalaog sa pagiging compassionate kang sa tuyang justice system. May mercy. May mercy. Okay. Okay. Kitabi, brother. So depending on its weight sa gabat, ang pinakamagabat na ebidensya, inintig-apod tang best evidence. Primary evidence. Ang akusasyon mo ngaya is nagtalbog ngayon si Cheke. Iluwas mo si Cheke na nagtalbog. Iyan ang best evidence. Nawara ako na ngaya. O, ano pang ebidensya mo? Ikaw ngayon ko di Xerox. Ano ming Xerox na yan? Kung ang Xerox, dahil man po yan mga tugang titatanggap sa korte. Kay puan i-present mo so original. Original. Pwede mong i-submit ang Xerox pero ipahiling mo na sa opposing party so original. Na talagang so original so Xerox parehong paka Xerox. Lalo na ngunyan, tunay yun ang mga editing. Pwedeng ma-edit, di ba? So kung ano ba ngaya, ang ano mo ngaya, ang akusasyon mo. Ang akusasyon mo ngaya, sinuntok ngaya ako kaan? Sinuntok ako. Tapos ngaya nakabalos man ako, nakamrot ko ngayaan. Iyan ang akusasyon. Gusto mong ebidensya na sinuntukan nakamrot mo? Hanapa sa medical legal kung may kamrot. Hanapa sa medical, i-present mo sa medical legal mo kung igwa kang pasa. Pasa. Dahil mo nga kung pasa, nailagan ko ngaya, kinamrot ko,
O, di ba ko ikang nakulukan siya? Ano? So, medico-legal, best evidence rule ini pag-abot sa physical injury. Medico-legal. Pag-abot naman sa mga testimonial evidence, ang best evidence, so eyewitness. So, nakahiling mismo. Oh, ba? Sa sacrament. Sa ano? Ako ngayon, nahiling ko ngayon na ano? Nakasaksi. Oo. So, eyewitness. Okay. Iyan ang mga best evidence. Saksi. Kung ano ba ngayon, ang reklamo mo, di nga ako kan binayadan ti utang, nag-due na nga kan su utang sa kuya, di nga ako binayadan, 30 mil ngayon ito, may porsyento ngayon itong 10% ngayon o ang ano, upon maturity. Anong ebidensya mo? Uni nga ang promissory note. So, the promissory note na pinirmahan kang ba, kang ano, that is the best evidence to prove na igwaan na utang sa imo. Aday man ngaya, kasi nga naghurun-hurun man sa nangay kami, tapos, ano, verbal. Siyempre ngaya, verbal man sa ngay, kasi nga barkada ko man ngaya, aday na po, tigulun-ulugunan ko niyan ang ano. May mga instances na pwede na ano man yan, pero definitely that's not the best evidence rule. So mga hurun-hurun, no? Naghurun na ngay kay kami kaan, tiwala man ngay ako dyan sa, ano yan, tabarkada ko, aday po yan. Si may nga ka ito, kang buhay pa, ang taramon niya sa kuya na ngayon daga, huning yung natugdukan kang harong may, hain ang kasuratan. Hain ang last will and testament. Kasi kung gusto mong mapatunayan na sa imo talaga ang tinao, iyan na harong nindo, ang best evidence kaan, last will and testament. E dahil man nga, tinaraman man sana kung kay ito ni May, mga sarong simanang nga bago ito nagadan, iyong taramon sa ko. Sisay pang nakadangog. Ako man sana ay tapos. Ano? So sisay ngayon ang mapatotoo na tinaram talaga ito ni Maimo. So kaya kay Puan, everything must be reduced in writing as much as practicable. Kung pwede man sana isurat, isurat. Kasi ang documentary evidence can be used as best evidence. Mas maray na po mga tugang ang nakasurat. Dayan man nigaran, basta-basta. Okay? So, this is best evidence. Iguan mo lang kitang tigapod na secondary or substitutionary evidence. Secondary, kung dahil talagang best evidence, pwede man mag-ano, pwede man mag-produce ki mga ibang ebidensya. Mm. Halimbawa, ang allegation nga, ang allegation sa yung brother, halimbawa, kinasuan nga si brother, nang iwal nga ki minor de edad. Binungag nga si minor de edad, child abuse. Mm. Anong ebidensya, nga ni mapatunayan kang nag-akusa na minor de edad ito? Birth certificate, PSA. Yeah, po. Eh, dahil man ngayon nakarehistro. Paano mo ngayon mapapatunayan na minor de edad so ake? Dahil man pala na birth certificate, pwede nang baptismal. Bako man ngayon katoliko, dahil man ngayon ano, parang kayo ni, paano mo ngayon maaraman so edad kang ake? Kasi relevant sa minority, tatikiklaim minor de edad eh. Pwede so sa iyang school record. Ano nang grade siya? O, so card, pwede naan, secondary evidence. It will determine to the identity of the person. Mm-hmm. Share ko lang sa inyo mga tugang ano. May saraw ko ganyan, bako ko man kaso actually, naanan ko lang, nakasabayan ko lang sa korte ka ito. Ang depensa ka ito kang ano, kasi naakusan iting ining ano, ining ake na garo physical injury ng bungag. Ang depensa, minor de edad. Minor de edad ngayon ini na akusado, kaya di dapat ini i-arog ka ini i-ano sa regular trial, dapat ngayon kayo, so para sa mga minor man. Ngunyan, tigagadan ki ebidensya kung paano mo nasabi ngayon, minor, excuse, kung paano mo ngayon nasabing minor de edad yan na ano, na akusado. Igwa ka ngayon birth certificate, wara. Baptismal certificate, wara. Nagklase ngayaan, no read, no write. No read, no write, brother. Ang problema, so itsura kang ake, masarigo na lalaki, masarigon. Maano siya, kumbaga, ang panglawaso niya, talagang husugon, sabi nga sa Bicol, husugon. Brusko. Brusko. Pero ang pandok niya, totoy. Ayaw na pang pandok. Garo kung sa ano, diskumpasado ang lawas sa pandok. Ang lawas lang.
sa lawas, garo na pagiling mo, mga matured na, mga pang mga pang bayteng. Pero ang pamando ko niya, okay. Aki unong pa. So ngunyan, kay puan ngunyan na mapatunayan na minor de edad ito, kasi pag minor de edad baga, that is a privilege mitigating, pampababa yan sa sentensya. O kaya, pwede bagang ma-exempt totally. So ngunyan, duman ko lang naaraman actually, na pwede pala maaraman ang edad kang sarong tao base sa ngipon. Garo, may ano nga, depende sa ngipon kang ano, maaraman ang edad kang sarong tao. Paano nga, Torni, kung day nang ngipon, iyan sana. Duma ko lang mga tugang naaraman na kaya pala na i-detect ang edad kang sarong tao, ang ano, ang uya na physical age, base sa ngipon. Ano, garo man sana baga, so trace, so ano, base so ring sa tree, kung pera ng taon iyan na tree. Ano, sa so mga ring baga duman sa pag pinutol mo baga sa tao, may garo ring dyan. Iyo pala ng edad kang 3. No? So, siguro, araw po kayo mga tugang ano, iyan ang tig-apod na secondary evidence. Kasi ang primary evidence talaga of age, PSA. So, dati ning NSO na birth certificate. Okay. May tig-apod man po kitang object evidence. Object. Evidence addressed to the senses of the court and capable of being exhibited to be examined or viewed by the court. Ang object evidence, ini sa mga ano, badil, fingerprints, halimbawa ngaya, ang kaso ngaya is binago ngaya, oh, so pambago, ini ang mga object evidence, so bala, so ice pick na ginamit sa ano, 20 maybe, balisa. Kung ano man, ini ang mga tigapon na object evidence. Pana. Kung halimbawa ngayon, drugs case, so drugs mismo, so parapernalia mismo, kay po niyan, ipresentar sa korte. Dahil na ngayon, nawara na ngayon tabi, judge, pinituran mi na sana, kay po niyan mismo, kay po niyan, ipresentar mo, ang aligasyon ngayon, nadakupan mi ngayon kay 10 gramo na shabu, ayon sa shabu, inda daw ngayon, basta ngayon, pinituran mi ngayon ito, pwede ngayon, ipresentar mi na sana, so retrato, hindi yan tatanggapon. Kaya po, i-present mo so object. Inadmissible evidence. Yan. Iyan sana. Iyan po mga tugang ano. So, iyan ang tigapon na object evidence. May tigapon man kitang documentary evidence. Dokumento. Ang aligasyon ngaya is, nagbarangaan na ngayon kami kaan, napsakoy ang ngaya, so, kabangaan. Paano yung barangaan yung doon? Ngayon, may in-execute kaming ano, settlement, partition. Extrajudicial settlement with partition. Ay, presentar mo sa court. Nganing panigan kang korte ang tigtatara mo ng kabangakan sa imo. Okay. Ano? So, kung ang ano mo naman ngaya, documentary evidence, iyan ngaya, nag-promissory note ang sako, nababayadan ngaya ako, subayin timil ko, may porsyentong 10%. Ay, ang promissory note, ipresentar mo. Sa korte. Sa korte. Okay. Ano, di ba ko lang puro staram na nag-utang sako ngaya? Arukan kay puan so dokumento mismo kaya ngayon documentary evidence hindi lang hearsay o sabi-sabi aka-aka kailangan may patunay na may proof ang kontrata mi nga tabi nga kan attorney pag day niya nga ako araw nga kay ni pag day nga siya sa kuya nagbayad kang share ko sa uma palayasun ko na siya pag nakatulo na ngayang pag-uma dahil lamang siya sa kuya nakatao kang hiras pwede ko na siyang pahalion bilang sakong para uma hay na kontrata nindo o kung may kontrata ka mo ipahiling mo kasi kung permadoan kang dua tataraman kang judge o ikabagang nagpirma kaan ika nga para uma ikabagang nagpirma dahil ka nga pinirate o dahil ka nagtubod ngunyan nga nagdidemand lang nga sumayasukan sa dirikang daga na i-enforce ang kontrata nindo. Natural, so kontrata ang tutubo doon. Kasi, ang kontrata, iyuan ang law that binds the parties. Kung ano ang nyaon dyan, kaya po nindo yan tubo doon. Otherwise, ang apod kan brother, breach of contract. Ano ito, so contract, sabi si 1305, contract is the meeting of mind. Between two persons. Between two persons. To, whereby to give something or to... To do. To do. Okay. kontrata yan, meeting of minds, ibig sabihin, pinagkasunduan-induan. Tapos ngunyan, ninigaran mo. Diba? So, breach of contract yan. At breach of contract can give rise to damages. Okay? So, may tigapod man kita mga tugang na testimonial evidence. Inang pinaka-common. Testimonial.
verbal or oral evidence ini so nag ano kang aldo na ini hain ka di ba anong tigigibo mo oh pakatapos anong nailing mo oh araw kay tigpapaistorya so testigo ini testimonial ini and usually ang testimonial evidence if supported with other evidence especially the document and the ano and the object evidence minakusugon ini kapag ang testimonya halimbawa ako ngayon nagtestigo na iyan na ano iyan kaitong panahon naan kaya siya nagutang sa kuya na 100,000 dahil kang panahon na iyan aram ko gipit siya taoperahan so aki niya tapos huni your honor ang hospital bill niya oh. Igwa kong kopya kang hospital bill niya pinahiling niya pa inisa ko tinaon niya pa inisa ko bilang kakusga na grabing pangangaipon niya kaya pinautang ko man so huni para mapatunayan na ini ang rason kung natap ko siya pinautang huni ipresent ko sa hospital bill na pinahiling niya sa ko that is documentary evidence as in pinapirma ko siya your honor ki ano yan ki promissory note huni ang promissory note na pinirma niya notaryado pa. So, sa kuyang testimonya, supported with documents, minakusog yan. Kaya po mga tugang, kung mahiling nindo, ang mga affidavit, ang mga affidavit, ang mga pleadings, iguya na tig-apod na Annex A, Annex B, Annex C, Annex 1, may mga supporting documents yan. Kasi, kung purely testimonya lang yan, ang mangyari lang kaan, sisa ang mas katubod-tubod sa tigtataramta. So taraman mo, so taraman ko. Ano? Ang ano kan so hearsay, she says, he says. Kung sisi ang taraman mo na mas makapaniwala, duma na lang ma-decision ka ng ano. Pero pag sinabayan mo yan ki object saka ano yan, ining testimonial evidence, kaya baga igwa kitang itigapon na subpoena duces tecum ad testificandum. Pag sinabing subpoena duces tecum mga tugang, matistigo ka, magdara ka ki mga huning mga tigahanap na mga ebidensya, mga dokumento. Pag subpoena ad testificandum, tigpapudan ka, tama testify ka. Ma-testimonial evidence. Ang usual na tigpapadara kang korte, subpoena duces tecum ad testificandum. Mataram ka, as in ma-presentar ka ki ebidensya. Bako sana puros taram. Ano? Hindi po. Kung puro sa nakita taram, di kita ka namang ganan. Kay Puan, may action. Ano, brother? Na, ano, testimonial evidence. May tiga po din kitang positive evidence. Ang positive evidence, yung ngayon, nahiling ko. Ang negative evidence, di akong nahiling. Oo, kabaliktaran man sa na, ano. So, halimbawa, sabi din sa negative evidence, witness state that he did not see or know the occurrence of a fact. So, kumbaga, day ko aram. May mga testigong arog kaan na day ko aram. Wala akong kinalaman. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nakita. Turog ako. Mga arog ka ng mga negative evidence na yan. Kung turog ka, paano mo mapatunayan na turog ka? Kumuha ka ki mga nakahiling sa imo, mga pag-iriba mo sa harong na mapatunay na turog ka kang oras naan. O kaya, kung may CCTV ka mo, ipahiling mo sa korte na kang oras naan day ka nagluwas sa harong. Ang CCTV na iyan, iyan ang magiging object evidence. Kaya dakulaan po mga tugang natabang ang CCTV. Kasi ang CCTV, dahil maka-otake. Ano, for as long as upakakuha ka legitimate, ano, dahil inedit, tigtutubudan ang CCTV sa korte. Kasi nyaon yan eh, 24/7 yan nakabantay. Ano? So kaya ngon yan baga, ang mga business establishment, tigre-require na magka-iko ki CCTV. Kaya okay, ito ka nagsurat ako, date. November 11, 2022. Time. Tiglalagan ko po. Tiglalagan mong oras. Tapos, kung hain ako yan, SGCC, Rome, 101. Tama yan. Kaya baga, ang mga gwardya baga, ang mga lagbok mga tugang, kung mahiling nindo dyan, may time in, may time out ka mo. Halimbawa ngaya, susarong ngayang maestro. Susarong maestro, naakusahan, nakipagbungagan sa tiwi. Nakipagbungagan niya sa tiwi. Ang aligasyon niya, tayo man nga kung bako man ako ngayon ito, baka napagkamalan ako, kasi paano man ako makikipagbungagan sa tiwi, ngayon nga ako digdi sa National High School, digdi sa Malilipot. Ngunyan,
paano mo patunayan na niya ang kasamalilipot National High School kang oras naan? Hilingon mo sa logbook. Kasi, pag malaw ka dyan, tigla logbook ang kang gwardya na time in, si araw ka ini, nagluwas araw ka ini. Dingon yan, ang matabang sa imo, nganing, mapatunayan mo na na ikas sa tiwi kang oras aldo na ito, sugard. Paano man yan makaduman sa tiwi? Yan, baga ngayon, digdiunin niya sa logbook me, nagdigdiga yan, alas dos, naghali ngayon, alas cinco, nagburungagan sa ino ngayon, alas dos imidya, ano ngayon, naglayog. Diba? So, dakulang tabang iyan na logbook. Iyan ang ano ta, ining mga ining mga blatter entry po mga tugang, dakulang tabang kaini sa pag-ano, sa mga prosecution kang cases, ining mga guard logbook rin, ining mga time in, time out na minsan, nairita kita kasi pakialamiro ngayon guard. Purpose may nasa nga ako tigli-late. May purpose yan. Po-recorded purposes. Po-record purposes. Na halimbawa, inakusaran ka, huning ngaya, o may minulis siya ngaya kang araw kayo ng oras, araw kayo ng aldaw, mataram so guard, paano man makamulis siya? Huning ngaya, naka-time in digde. Naka-time in nga digde, nagluwas ngaya o, banggi na. O, diba? That would add, yung logbook na ito, iyan ang magiging mong documentary evidence to prove na daiduman sa daiduman sa akusado sa lugar na ito. Okay. Ano? Clear. So, klarado po kita din sa positive and negative evidence. May tigapon pa kita, brother, na relevant evidence. Relevant evidence. Relevant evidence. Kung mapresentar man kita kay mga ebidensya, so, may saysay. Ano? Halimbawa ngayon ang kaso. Makatotohanan. So, makatotohanan man. Tanggap-tanggap. Yan. Yan. Ang brother. So, kumbaga, may relasyon man sa kaso. Ang kaso ngaya, kinasuan niya kay physical injury. Physical injury ngaya, ano, binungag niya, ang inakusan niya si Pedro kay binungag ngaya o so sa iyang kaklase. Nagpresenta kay ebidensya, paano man niya makabungag niya si, ano, si Pedro, bako man ngayon, ano, bako man ngayon, violente, huning niya nga, kang elementary niya, first honor, kang grade 2 ngaya, dakulo na award, tig para presentar sa mga award. Anong kinalaman kang award sa burungagan? Dahil porket ba't may honor, dahil nan makasuntok. Dapat, kung mapresentar ka kaibidensya, so may relasyon man duman sa kaso. Huni ngayon nga, na-awardan ngayon ng outstanding ngayon student ngayon kang eskwela niya. Tapos ako saran sa nun, nang bungag. Ano man ang relasyon kang outstanding student sa pagbungag? Diba? Dapat, kung mapresentar kaibidensya, ako kan, mataram ako kan, objection your honor. Irrelevant. Tigsasayang mo lang ang oras kang korte. No? So, halimbawa ngaya, ang kaso ngaya is, nang pasa ngaya kay ano, nang pasa ngaya so, si estudyante. Mga tukawan. Nang raot kay mga tukawan. Nang raot kay mga tukawan. Okay, rinarautan. Di dingon yan. Sinuspinde, di kinasuan, kay damages, napabaya dun sa tukawan. Ang depensa kang ake, ang aking ko ngayon kaya ini, may ano yan, huyan na, ano ini, suhuyan, may family problem. May family problem. Anong kinalaman kang family problem sa ano nindo? Diyan sa ano? Ang tiguro na tadigde, so pangraot niya ki property kang eskwilahan. Destroying the property. Oo. Destroy, destruction of property of school. Nata ka mapresentar kang family problem nindo. Huni kayo ngayon, inaki ngayon ini, ano, 7 bulan. So, pasensya na nga kamo sir, mga ma'am. Ta, iningin aki ko ngayon ini. Inano ko ngayon ini. Pre, ano yan? So, kulang sa bulan. Ano ka nang apod? So, kulang isang bulan, 7 bulan. Kaya nga, mainitong nga kayo ng payo. Huni nga nga ang ano, ang uni, so, medical abstract ko nga kang pagbadus ko ka ini. Anong kinalaman kaan? Digdi sa pangraraot niya kay ano? Posible may kinalaman, tamalibunin ang payo. Kaya lang, ang ununta digdi sa pangraot. No? So, kaya dapat, kung ma-presenter ka, so may relasyon. Kung maluwas ka ki-testigo, ki-ebidensya, so may relasyon duman sa kaso. Iyan nga si Nunoy, kinasuan ni ano, iyan nga si Nunoy, dahil man yan, makagibok ang tingakosal niyan, mabuuton nga yan, linti ka na buot. Ano? So, iyan ang usual. Ako na ko lang, permi ko na encounter, dahil man yan, makagibok nga si Nunoy ko, bata Nunoy. Ano? Mabuuton nga yan, dahil nagribok-ribok. Ano man kung dahil nagre-revoke nata, uno may ebidensya kami na ginibol niyaan. O, ang ebidensya nindo, ang iluwas din yung ebidensya na mapatunay na sala ining ebidensya may. Bako iyan ang mga mabuot, dahil nagre-revoke, gwapo,
eh mananapakiaram sa kaso ano dahi porket guwapo dahi nan makagibo ki ano ki pagbalgar sa lay eh. So relevant evidence may kuha makitang material evidence pag sinabing material may dakula kumbaga sabi nga ni nakakatanyog ini tapos admissible siguro po ano tuten na kaya siguro i-continue ta kulang talaga digdi brother ang sarutang oras ang sarutang session digdi sa evidence kaya ang plano ko kaini sa masunod na Sabado ipadagos ta ini na evidence i-continue mi po mga tugang ining ano kasi gusto ko man i-address diyan kung ko ining oportunidad man na ano kasi may mga nagkakabarasaman ako sa social media sa ano may nangyari po kay diyan mga tugang na insidente sa diyan sa ano sa community college me pinaimbestigaran ko na ito na ang pagkasabot ko kaya garuda hinablutan kibag or kung ano sa eskwela me dahil man sala po ito fake news ano fake news para po siguro sa kapanatagan man kang samuyang mga magurang mga pamilya kang nag-eskwela diyan sa moya diyan sa San Jose Community College. Ini po ini ang ano from first hand evidence kinahuron ko sa mga imbuelto. Ano, ang nangyari pa lang kay ito. So tricycle na ano, naglunad si eskwela may sa tricycle. Garo buso tapos may tricycle man na paluwas ta igwa po diyan sa moya mga tugang sa may SGCC na parada kay tricycle. So kulay orange tapos green. Paluwas ito, gar magbabanggaan sa duwa, iniman da sa saro, hindi nagbulyawan. Yeah. Banggaan na ngayon, nagbulyawan, tapos siguro natakot sa eskwela mi, buminaba, garo ginuyod, bumalik, tipig pabalik, dahil man hinablot. Siguro natakot man sa eskwela mi, tapos iyon na ito na nag-arabutan, nagaro ngayon. Ang siguro sa may nang nakahiling haguna hinablotan kay ano Dayman garo tig pabalik man sa iyo. Kaya lang kinahuron ko na po kay ni mga tugang so ano so mga imbuelto. Nanya ko abo ko kandigde. Ano tapos ang taramon niya sa kuya may mga kolorom kay ada diyan na nakakaano so diba kuman sa parada nakakalaog diyan. Yeah. Kaya tinaraman ko naman nga sa inda niya ko magibo ka mo diyan kitarpulin. Laganan nindo kay ano na dito ang tamang sakayan. Tanganing sa mga legitimate na miyembro lang kang parada duman sutoda, ang sa mga tuwa. Oo, sutoda lang duman ang maano. Sa mga lagaw-lagaw duman, tataraman ko man sa mga estudyante may na duman mag-arano, magsakay sa tamang sakayan. Ta may minaralog talagang mga buso, mga ano. Ta syempre nahiling nang ma-estudyante hon. Syempre oportunidad man inda, may minaralog diyan maski mga habal-habal. Kaya sa ngunyan po nga ni, tig ano ko man dyan na ang mga habal-habal na pwede mag-ano dyan, i-accredit me. Lalaganan me kayo mga ano, kung sisi lang ano, na pag bako accredited kang eskwelan, dahil ko dyan ano, dapat mid-bid me. Kung sisi ang nag-ano dyan, ang nagbabirahe dyan sa rutang anta, syempre difícil na mga kay po anong protectionan ang estudyante me. No? Para ito na ano, may nabasa pa ako actually duman sa comment na kung pwede dahil ng pambanggi na ano ang SGCC schedule kung aram lang nila ako po gustuhong kumanaan kung pwede niya ako Lunes hanggang Biyernes lang maski hanggang Sabado dahil ng Domingo kaya lang dahil talaga kakayanon kang schedule ano pwede man gibuhon next year dahil na kami matanggap kay mga bagong eskwela pag graduate mi na tapos date na sang tatanggapon me nganing hanggang nasa na kami banggi kaya lang dahil man pwede ang gibuhon ano kasi unfair man yan sa ano community college kami may mga tig ano man kita nahuya na tig burbalancing mga aspeto sa mga komento iyo nabasa ko man ito na kung na pwede daan day ng banggi ako gustuhon ko yan habo kong bangging eskwela kasi ano nga ni tapos tig ipaplano mi nga ni makipagurong diyan sa ano sa konseho kang barangay San Jose na makihurong kami na paglaganan diyan ki ano kihuya na sa mga lalo pag maruluwasan baga dakulon kami diyan ng mga pasahero mga estudyante ming nagaralat diyan sa gilid kang tinampo mga tanod lamang na ma-assister sa ano tapos huya minsan natatrafiko na diyan eh kasi titaray-taya ng mga ano pa lang yan bako man yan mga legitimate na toda ang nyaraon diyan na nagpapararada so siguro ngunya na brought out ini sa kaaraman ko man actionan mi po yan mga yeah. Ano yan para linigan ko yan detan may address sa
sa Sanggunyang Bayan? Maabot kita diyan, maabot kita diyan. Kasi nailing ko man na ano na sabi nga ni, kumbaga partnership dapat ini, partnership dapat ini na ang pinaka main concern mi digdi, sumang estudyante mi, sumang maestra mi, protection ka mga estudyante. Oo, tama, may nakakabot sa kong reklamo diyan na tigsingil da 40 pesos niya ko, magkaarano ipadaro lang sa kuya ang mga reklamong iyan, action nanta yan kasi di man ako makahero kung di akong nakakaputan. Di akong nahero, kung bago ako magdiyan sa sanggunian, may mga nakaputan akong mga dapat mga reklamo, mga concern na nganing iyo man ang basihan ko sa pagagad taki action diyan sa ano sa sanggunian na maano diyan kasi nagdadakol lang dakulon talaga ako tig expect ko na ini. Sabi ko nga ni, I am not expecting a very smooth digdi sa pagiging administrator sa San Jose kasi dakulaon eh. Dakulaon ng populasyon, may saka highly politicized. Ayo, aram ko wala tuod ang ano diyan ang pagbasa ko diyan kung sisay-sisay ang pangrarot ala. Sabi ko nga ni, bahala kayo magtanim ng galit. Invite nyo na lang ako pag harvest. Para akong pakialam sa mga nang babas diyan. Ang tigigibo mi lang ang tigigibo ang dapat ming gibon para mapaayos yan. Ano? Okay. So, sabi nga, we cannot please everyone. Ano, brother? Nagkaigwa lang talang kay Miss Information. Iyo. So, oh, na fake news po ito na hinablot. Sala po ito. Sala. I am telling now. Dahil pong hinablotan ki ano. Iwal po ito kang ano. Iwal duman sa Toda. Nadadamay si estudyante mi. Diyan pa lang sa Toda, may iringan man dyan. Iyan nga niyang irarani ko man digdi sa sanggunian na masettle na yan habo kong madamay ang mga eskwela mi, no? Sabi ko nga duman kahurong ko so presidente kang Toda kaswapon taas kasubagong aga niya ko kaya nga niya ko ano tigtururan mi dyan ki martial arts ang mga eskwela mi tapos arnis paturuan ko yan tangani niya ko pag may nagano baragunin daw. Kung baga at least lamang ma-empower sa susamuyang mga estudyante self-depensa. Na ma-depensa ng sadiri ninda sa mga araw kayong mga ano mga sitwasyon na di pwedeng ano yan na gabos kita digdi na, nagtatrabaho bansa na dapat gibun taman sa ano kung baga mararaya sabi nga legal sana ano brother ay yung bagang ano takang programa ta dapat legal sana kita we are partnership in stockholder. Yan. We need to help each other and build up each other for improvement of our society and community. Stakeholders baga kita ga boss. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo si attorney. Ta kami sa totoo lang ano bakuman sa pag-umaw sa sadiri baga pag-angat ng bangko. Magtulungan po. Dahil man po baga sa muya diyan sa community college. Dakulon nagsurulputan ng mga negosyo diyan sa radit na negosyo, 'di ba? Sa mga tusok-tusok, sa mga kakanan, dormitory, dakulo, nakakatabang man talaga kami sa economic activity. Ano yan? Nagtatax man yan sa... Inda ko sana. Diyan sa government. Inda ko sana. Bako ko nang problema. Ano? Bako ko nang problema kung may mga permit yan or kung may mga ano. Ano? Ang concern ko lang digde, security kang samong mga eskwela. Okay. Ano? So, siguro po, ano? So, sa masunod na... pag iribahan ta mga tugang idadagos ta ining ano idadagos ta ining ebidensya enjoy ining ebidensya sabi ko sa inyo bitin nga ni nabitin oh nabitin kita tigwa pa kita digding mga relevant evidence may mga tigapod pa kita digding exclude ano yan inadmissible evidence mga inadmissible evidence igwa pa kita digding tigapod tang ano judicial notice. Ano ining mga judicial notice? Nakulong pa na. Nakulong ining klase mga ebidensya mga tugang. May mga admission, nagtuga. To be continued po kitang unang yung mga tuga. Abang-abang yan po, attorney. Oo. Para sa mga nagturuga, baga ngayon, ano, may nailing ako ngayon duman na ano, tigparapapunaw, susarong akusado, tigparapapunaw, sinulitary confinement, tapos, after mga 30 hours, pinapirma, sige na, pag dahil mga pinirma, hindi takapakakanon. Punawa na, puminirma, ito pala, ang pinirma niya, tigako niya na siyang may sala. Yes. So anong epekto ka yan, 'di ba? Okay, so mga tinarakot, mga ano, torture. Mga tinorture nganing sana magtuga. Ibaga mo niyan sa so kaso ni Dilima ano, nagluwas na piniririt da sinda. So pag-uuronan ta mga tugang, so ano ka ini? To be continuation ka ining okay admissibility o rules and evidence.
Ta inabot na naman kita ki ki pamamaaram, ano. Pamamaaram madal nag ano, pero bago kita magano, mabasang una kita brother kay ning mga komentaryo kang sa tuyang mga taga-subaybay digi sa Facebook. Sabi ni Rod Bolaños Blanca Flor, marahin na hapon sa Induduwa, brother Ariel. Hello po, pabati kay Mary Joyce Bernardes Valenzuela. Happy birthday kasuwapon. Salamat po, watching from Riyadh. Uragi ang Riyadh na bagay ni Saudi na yun happy birthday. Kay Madam Malu Bechaida Valenzuela. Ki Jun Jin, ano kayo din eh? Opa, kay drama. Good PM sir, pwede ba makaso ng isang asawa na nangaliwa at sumama sa isang estudyante? Diyos ko, mawaran ka nikitrabaho si sir. Teacher kasi siya, hindi na umuwi ang palusot, maraming ginagawa sa school hanggang naabutan siya ng lockdown, kaya di na siya nakauwi. Kaya pala nandun na siya kasama niya at anak niya na sila. Pero legal na kasal kami since 2012. Tatlong beses na ginawa niya simula kasal kami at nagsimula siya magturo doon ng ibang ugali ng anak niya. May anak kami at sa akin. Love po ni Madam sa Bausi, Violence Against Women and Children. Republic Act 9262. Yan. 31 years old ang asawa ko. Kasama niyang guro is, yung kasama niya siguro 18 to 20 ang edad. Inapod na sumakabilang bahay. sumakabilang bahay. So, laog po ini mga to madam ang ano mo ang sitwasyon mo, log ini sa Bausi Violence Against Women and Children. Pwede ka pong magdulok sa ano sa police station, arani sa Indo as in hanapon mo po ang Women's and Children's Desk. Duman ka po magtao kay salaysay nganing matawan kay kanagkakanigong asistensya para maanan man ang sa imong karapatan. Okay? Sabi ni Madam Mila Bicas, good afternoon Tabi Attorney and Brother Bilarmino, always listening to your program, legal sana. Hello po dyan, good afternoon po Ate Mila. Very interesting topics every Saturday, God bless po. Salamat Tabi Madam Mila. Sabi naman ni Jonel Barakel Bernardino, good afternoon to all. Kasji, ano yun eh, Kaskig. Kay Ramil Banyares Barbacena, maray na hapon po sir, watching from San Juan City, Manila. Hello po dyan sa San Juan City. Hey, June Ortez, your program is much better than a similar legal program in popular Legazpi station. Dahil mo kita nagkukurong parandig din. Sabi nga, kanya-kanya kita. Ano? Your explanation are more fluid than the lady in the other station. Sa gabus na pagdaugta, makakaukod kita. We are unique person. Oo. Although actually, midweek kong tiktatara mo, iskwila ko po ito. Ano? So, siyempre, supportan ta po per gabus. Mm. Ano? Ta gabus na bagay, may naukodan kita. May lesson kitang maukodan. Okay. Iba, kanya-kanya man kami mga announcer. Ano? So, si brother nga, gusto na magkanta. Pero bako man ini, singing contest. Good afternoon po, Tornin brother. God bless you po. Hali kay Wilma Folero Clidoro. Okay, kay Jen Roque, hello po sir, good afternoon po sa inyong duwa. Shout out po sa mga taga Rawi San Miguel, salamat hello po. Hello po dyan sa Rawi San Miguel. Sa Isla da, brother. Bernardes family, Bumbita. Sa Isla da, mga barangay island sa Tabaco, as in malilipot. Makusugod na kita, brother. Mabuhay po kamo dyan. Salamat po sa inyong perming pagdaong sa itong programa, as in... Yan nga na, inabot na naman kita kay oras ni pamamaaram. So, salamat sa Aragos. O, naghabol pa si June Ortiz. Nag-time's up. Thank you, sir. So, maparam na kita, brother. Hanggang sa masunod na Sabado sa programang Legal Sana. So, sa Giraray, ini po si Attorney Randy Blanza. Ini po si Ariel Bilarmino.